Meron pong ganyan ang laban
kuhanan. Hindi lang yung nagkakalat ang mali, kundi tinatanggok ang totoo. Yun po. Yung bang mag-request ka, tema. I-delay tactics, i-deliver ka. Pangatlo, nakalaban at kaaway ng katotohanan. Yun po, pananako. Yung pong mga testigo na nakita ng pagpatay, yung pong mga testigo na nakita ng pangyay alam sa kandalaya, pinatakot po. Ilang beses po na meron mga testigo na pinapatay at meron mga death threats at saka meron po mga inimbed. Yan po ay isang uri ng kalaban at kaaway ng katotohanan. Meron din lang po, hindi lang basta nananakot. Talagang tumapatay. Hindi liligpit yung mga pwedeng magpahayag ng katotohanan. Sino ano pa po? Meron po din nagbubulag-bulag. Nagbubulag-bulag. Maraming kaso yan. Meron mo nagbubulag-bulagan dahil meron na siyang conclusion sa umpisa pa lang. Kaya hindi na po bukas ang isip kung may mga bagong ebidensya. Ito po, nananawagan tayo sa PCRB, sa NAMPREL, na huwag pong magbulag-bulagan sa mga bagong dinilitaw na ebidensya. Kasama po rito yung pagtatago at pangingili na ilabas sa katotohanan dahil magadamay ang katribo, magadamay ang kakampi, magadamay ang kasama sa kongregasyon, magadamay ang institusyon, magadamay ang mga katugo o mga tarahin. Para po, huwag tayo magpapagtahan alang-alang lang sa mga katugo o katrupo o kapatahan. Pero meron mo akong isa pang idadagdag, nakaaway ng katotohanan. Baka hindi nyo ho ito inaasahan. Ano yun? Yung paggawa ng mabuti. Huh? Oo. Ganon? Yung pagkakawang gawa. Ganon? Ano?